It's Friday, ang pinakapaboritong araw ng lahat kasi kinabukasan ay rest day. Ewan ko nga lang kung magiging rest day dahil may laba day tayo at linis day ng bahay. Pagkarating ko nga ng faculty, kumain lang ako ng agahan at checking time ng mga ginawang critical na sanaysay ng aking mga mag-aaral. Ako yung guro sa Filipino na very particular pagdating sa istruktura at gramatika ng wika. So kasi hindi lamang mga bagay-bagay na tututunan nila, kundi ang tamang gramatika hindi lamang sa Ingles kundi sa Filipino. Sabi nga nila, pag mag-check ka ng mga sulatin, kailangan nasa mood ka. Para sa akin, tunay yon. Kasi, masusi ang pag-check ng mga sulatin. Inisa-isa ko rin ang aking mga mag-aaral para tawagan at paliwanag sa kanila ang kanilang mga naging kamalian. Minimal lamang naman ang kanilang mga naging mali sa kanilang mga grammar at struktura. Siyempre, hindi lamang yun ang ating tinitingnan, kundi ang kabuuan ng kanilang ginawang critical na sanaysay. Kumain nga lang dyan ako ng mangga at merienda kong sarubot. Pagdating nga ng hapon, sumakit na naman ang aking ulo at ang aking bato. Feeling ko high blood talaga ako sa dami ba naman ang nakain ko. Kaya habang gumagawa ang aking mga mag-aaral sa last period ng kanilang critical na sanaysay, nakapahinga ako ng kauntian. Nang alas 4 na nga, umuwi na kami ni Maring Rica. Tuwang-tuwa nga kami dyan dahil Friday na naman. Nakasalubong ko nga lang dyan si Ma'am Rosalie at ang kanyang anak. Pagkatapos nga, nakita ko rin si Ate Lani, sabi ko magting-ting-ting-tang-tang na kami.